Mula sa mga poster, polietos at banderitas hanggang sa pag-oorganisa ng mga rally sa iba't ibang bahagi ng bansa, walang duda, magastos na aktibidad ang pangangampanya. Kaya para raw mabalanse ang syansa ng mga mayayamang kandidato sa mga walang makinarya, naglagay ng mga rekisito sa batas na kumokontrol kung gaano kalaki lang ang dapat magastos ng isang kandidato. Ayon sa batas, ang bawat kandidato ang tumatakbo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ay maaaring gumastos ng 10 piso para sa bawat rehistradong botante. Ibig sabihin, dahil may 67.5 million na rehistradong botante para sa election 2022, 675 million pesos ang kabuang halagang maaari niya lang gastusin. Para sa iba pang posisyon, 3 piso kada botante lang ang pwedeng gastusin kung ini-endorso ng political party, 5 piso naman kung independent. May dagdag namang 5 piso kada botante ang political party. At ngayong tapos na ang kampanya, simula naman ang pagtutuos. Nakasaad din kasi sa batas na ang bawat kandidato, manalo man o matalo, kinakailangang magsumite ng tinatawag na SOCE o Statement of Contributions and Expenditures 30 araw pagkatapos ng eleksyon. Dapat naka-itemize o nakaisa-isa rin ang bawat kontribusyon at gastos ng kandidatong may kaugnayan sa eleksyon. Ang mga hindi nakapagsumite sa takdang panahon, hindi maaaring maupo sa pwesto hanggat hindi ito naifa-file. Kaya paalala ng COMELEC, if you want to become accountable and to be transparent and at the same time to prove to the electorate that you really deserve the position you are vying for, then follow whatever the COMELEC says as far as filing anything or any document is concerned, more particularly a SOCE. Pero ang mga kandidatong patuloy na lalabag, bukod sa magmumulta, mapapatawan ng parusang perpetual disqualification from holding public office. Nito lang Pebrero, pinatawan na ng COMELEC ang 12 mga kandidato sa nakalipas ng mga eleksyon ng ganitong parusa ng COMELEC. The fact that you failed to file, whatever your reason be, then you failed to file. And therefore, that is a ground to disqualify you perpetually. Sabi ni dating COMELEC Commissioner Louie Guia, may mga iba na rin kandidatong perpetually disqualified sa pagtakbo at pag-upo sa gobyerno. Maraming iba pa ang nakabinbin ng desisyon mula sa mga nakalipas na eleksyon. At least nung pag-alis ko sa COMELEC, ang alam ko may mga 100 na may judgment ng COMELEC ng perpetual disqualification, no? At ang dami pa, siguro mga 200 hanggang 300 yung pending at that time. So I would suppose may mga 500 na ngayon, probably na may kaso na naghihintay ng desisyon. Ang election watchdog na Lente, nagmamonitor ng mga kontribusyon at gastos ng ilang mga kandidato. Sabi nila, may mga butas pa ang batas, kaya nalulusutan pa rin. We're focused on identifying gaps in the law, in the current legal framework that we have, para mas maging responsive siya dun sa mga nangyayari ngayon during the campaign period. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.